remain on standing. And let us open our Bible in the Gospel according to St. Mark chapter 4, verses 35 to 41. Mula sa Ebanghelyo po ayon kay San Marcos, ang kabanatay 4, ang talatay 35 hanggang sa mga talatang 39. And it says, on the evening of that same day, Jesus said to his disciples, "Let us go across to the other side of the lake." So they left the crowd. The disciples got into the boat in which Jesus was already sitting. And they took him with them. Other boats were there too. Suddenly a strong wind blew up, and the waves began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Jesus was in the back of the boat, sleeping with his head on the pillow. The disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we are about to die?" Jesus stood up and commanded the wind, "Be quiet." And he said to the waves, "Be still." The wind died down, and there was a great calm. Then Jesus said to his disciples, Why are you so frightened? Do you still have no faith?" But they were terribly afraid and began to say to one another, "Who is this man? Even the wind and the waves obey him." Brothers and sisters, ito ang magandang balita ng ating kaligtasan. Ito ang magandang balita ng ating kaligtasan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin sa Diyos. Yung palakpak na ang sabi ng awit 47:1, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Nilikha pa kayo ng Diyos? Amen! Maraming po kami ang katapin. Masabi ko salamat. Dahil lang kita tayo. Salamat sa araw nito. Ang salamat din. Dahil hindi tayo magkamukha. Well, ngayong hapon ay papabagatan ko ang aking isi-share na spiritual pillow. Baka maisip nyo, "Tears on my pillow." Kanta po yun. Ito ang aking pipresenta sa inyo ay Talk Spiritual Pillow. Sino handa na? Umuwi. Wala pa? Handa pa pala kayo makinig. Sige, you may be seated while you are listening. Sa ating binasa na Ebanghelyo po, sino ang nagyaya na tumawid sa kabilang ibayo ng lawak? Sino? Jesus. Ang sabi diyan, hawak niyo ba Bible niyo? Buksan niyo para mag-aral tayo. Mark 4:35. Ano ang sabi? Kinagabihay, sinabi ni Jesus. Kanino? Sa mga alagad niya. Ano ang sabi niya? Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Let us cross over to the other side. Sa Pilipino, kung sino ang nagyaya, siya ang taya. Tama mo ba ako? Halimbawa, niyaya niyo ako kumain sa
McDonald's or Jollibee. Alam na naman ako yung niyayan nyo kung pagbabayarin nyo. Para naman yata hindi po typical na Pilipino ang ganon. Ang tawag doon ay magulang at manlalamang. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Habang sila'y tumatawid, sabi niya, may kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na hunos, hinampas ng malalaking alo ng bangka, ano pang halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa maihulihan ng bangka at nagugulo. Ginising siya ng mga alaga, Guru, Manila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Umamong si Jesus at ang wika. Tigil! Sinong pinatigil niya? Yan. Kayo mahahangin, pinapatigil ng Diyos siya. Tigil! Sabi naman sa dagat, tumahimik ka! Tumingin ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga lagad, bakit kayo natatakot? Sino natatakot sa inyo na mawala ng pera? Ha? Sino natatakot dito na mawala ng pera, taas ang kamay? O, lahat sabi nga ni Father Carita, yung mayaman, natakot. Na mawala yung kayamanan niya, kaya biglang tumalikot ho eh. No? Normally, ayaw ng tao talaga mawawalan sa gamper. May mga tao, ang tawag ay yung takot siya sa mga walang kinakatakutan. Ang tawag ko is fear of any kind. O fear of any kind. Ano po yun? Takot ko mulubot ang mukha. Takot iwanan ng boyfriend, takot iwanan ng asawa, takot sa dilim, takot sa multo, takot mamatay, takot maghirap, takot mawala ng employer, takot mawala ng kaibigan, napubuhay sa takot. Kaya ang itsura niya, mukha na siya. Katakot-takot. Katakot-takot. Alam niyo ang buhay, parang tipid ko na. Bakit? Kapag galit ka, action, mapawala ka eh. Diba? Yung mga gamit, itutumba mo. Yung asawa mo, sasampalin mo. Kahit natutulog. Walang kalaban-laban. Pag naman ikaw, natatakot, tawag dyan, suspense. Diba? Pagharap mo naman sa salamin, tawag dyan, horror. Kasi pagkikita mo ng bugda ang mata mo eh. Dahil sa hindi ka nakakatulog, tapos nakaputi ka pa ng gabi. Pagharap mo sa salamin, ako ba ito? Alam nyo, pag naman tumatawa ka, tawag dyan, comedy. Di ba? Kaya ang buhay, parang pelikula. Ang mahirap dyan, kung ikaw ang bida. Ikaw na ang bida, ikaw pa ang kontrabida, ikaw pa rin ang extra, pinakyaw mo na. Kasi ayaw mong ikaw ay pakikialaman. May mga taong ganyan. I-define ko muna, bibigyan ko ng distinction. Ano po ba ang troubles? Ano po ba ang problema? Ano po ba ang pagsubok? Kasi parang ang tingin natin sa Diyos, ba't tayo sinusubok ng Diyos? But pwede naman tayo hindi na daanin ng Diyos sa bagyo? Eh, ba't yung mga disciples, bago pa sila yayain ng Panginoon na tumawid ng lawa, do you think alam na ni Jesus na may bagyong dadating? Alam na kaya niyan, alam na kaya ni Jesus na aabutin sila ng bagyo? Yes. Talaga, sino nagsasabi, alam na ni Jesus yun? Kayo? Sino kayo?
Sino nagsasabi alam na ni Jesus na may bagyong darating? Sino? Alam hindi. Tinatanong ko kung sino nagsasabi na may alam. Ayaw na mag-itakas ang kamay. Para naman sa akong yan. Sino nagsasabi alam? Siya nagsasabi hindi. Ha? Ano ba yan? Alam, pero takot tumaas ang kamay. Alam ko naman, nag-apply kayo ng secret. Alam nyo, huwag kayong patakot na itaas ang kamay nyo. Kasi para alam natin, yung tatayuan natin. O siya nagsasabing, alam na ni Jesus na may bagyo bago tumawin. Ayan, huwag nang ibaba. Huwag nang ibaba ang kamay nyo. Ang ganda niyong picturean. Kasi malampakan natin. Kung alam na ni Jesus na may bagyo, sana sinabi niya sa mga alagad, huwag tayong tumawin. Kasi aabutin tayo ng bagyo. May mas sobra pa sa pag-asa ang Panginoon. Anong panaman ni Erte Marunan Kuya Kimjan? Wala namang pinagpat ang pag-asa niyan eh. Bago pa mangyari ang isang sitwasyon ng isang bagay, alam na ni Jesus kung ano ang magaganap. Amen. Pero hindi niyo po ba na-notice? Alam ni Jesus na may bagyo, pero ano ang sabi niya? Let us cross. Tumawid tayo. Bakit? Eh kasi pag doon sa kanya siya inabot ng bagyo, magtatago yung mga disciples. Kaya ginawa ng Panginoon, dinala sila sa gitna ng dagat. Subukan nilang tumalon, hindi sila makakatalon. Sometimes, dinadala tayo ng Diyos sa gitna ng karagatan dahil ma-measure niya ang ating pananampalataya. Amen! Ngayon, makakasipin nyo, ganun ba talaga ang Diyos? Minsan, ang troubles dumadating hindi dahil sinusubo ka. Ang troubles dumadating kasi pasaway ka. Tingnan nyo nangyari kay Jonah. Sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Eh alam nyo, yung mga taga Nineveh, pag misyonero ka, binabalatan ka ng buhay. Palalakarin ka sa asin. Walang balat ang paa mo. Tapos balat, binalatan ka na mo, ipagkulungi ka sa asin. Gagawin ka dahil. Tapos yung mga balat ng mga messengers of God ron, dinidisplay pa doon sa wall ng Nineveh. Natakot si Jonah ngayon na maging dahil. Ginawa ni Jonah, across ang pinuntaan. Dito ang Nineveh, dyan siya pumunta. Pagdating ng, ano, ng hating gabi, dahil natutulog si Jonah doon sa lower deck ng barko, sabi doon, nagpalitaw si Yahweh ng malakas na bagyo. Ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Nagpalitaw. Sino ang nagpapalitaw ng bagyo? Ang Diyos pala. Bakit siya nagpalitaw ng bagyo? Eh kasi gustong harangan si Jonah. Gustong hanlangan sa kanyang gagawin na pagtakas. Eh biglang nagkabulo sa barko. Nakita ng mga tripulante si Jonah, naghihiling pa. Sabi ng mga tripulante, hoy, gising! Tulog ka, nagtulog, mamamatay na tayo. Sabi ng mga tripulante, itagasan ka ba? Ako ay Hebreo. Bakit ka nandito? Pinagtataguan mo si Yahweh. Kita nyo, nakikipay, high insane pa sa Panginoon. Ginawa ngayon, ay, ang laking kasalanan ang ginawa mo, ba't mo pinagtaguan si Yahweh? Ang natakot pa, yung mga tripulante na hindi kilala si Yahweh. Sabi ng mga tripulante, anong gusto mong gawin namin sa'yo? Nagpalabunutan sila. Nabunot pangalan ni Jonah. Sabi ni Jonah, ako ang dahilan ng bagyong ito. Pag tinapon niyo ako sa dagat, hihinto ang hangin at mawawala ang bagyo. Kita niyo. Ginawa ng mga tripulante, labag man sa loob nila, tinapon nila si Jonah sa dagat.
eh biglang ang Panginoon kumausap ng balyena. Yung balyena nakanganga. Saan pupunta si Jonah? Ha? Kaya mas masunurin pa yung balyena eh. Ha? Kaya nung itapos si Jonah, suwag na suwag si Jonah, diretso sa balyena. Kailan na nalangin si Jonah ng dibdiban? Nung nasa siya ng isda, naging seryoso si Jonah. Ano ang sabi niya? Nang makupugtok na ang hininga ko, Yahweh, tumawag ako sa iyo, dinilig mo ako. Eh kung wala pa siya sa iyo, hindi siya seryoso. Pakuya-kuya ako eh. Abay, nung nagtutunan na ka, nararamdaman na ni Jonah, makupugtok na ang hininga sa akin, nakakita kahit sino sa iyang pili ko. Kaya magpaliwanag, nasa loob ka na dyan ng isda, yung isda nasa ilalim ng dagat, ikaw nasa ilalim na ng dagat, nasa ilalim kapag ang dyan ang isda. Paano ka mamumuhay dyan, walang oxygen dyan, kung walang divine intervention ang Diyos sa'yo? Kaya kung inuulan ka ng bagyo, ayong ulan pala nasa bagyo. O pinabagyo ka ng ulan, parang balik. Hindi pwede. Ha? Kung hindi ka tinitigilan ng bagyo, ah, dapat i-distinguish mo. Ito ba kayang bagyong ito? Ito kaya ay chastisement ng Diyos sa akin? O kaya ito ay pagsubok sa akin? Kasi kung ikaw lagi na-determine, eh baka matigas ang ulo mo. Nakatatlong akyat ka na sa pla. Pag pinapapunta ka ng psycho, doon ka sa sentral pumupunta, sa halip ka sa psycho. Ay talagang matigas ang ulo mo pagka ganyan. Talagang lagi kang matiterminate. Kailan naging seryoso si Jonah? Nung nararamdaman niya, siya po'y tahan-tahang humihira ang kalagayan sa buhay. Kaya kapag ang kalagayan mo sa buhay, hirap na hirap ka na. Doon ka lang nagiging seryoso sa Diyos eh. Nung marami kang pera, marami kang inaasahan, okay lang, pumunta ka, hindi pumunta. Nung talagang walang-wala ka na, pag nag-pray ka pa, may sipon pang kasama, may luha pa. Amen? Amen. Pero nung medyo hindi pa nalihira, okay lang din sa kanya, pupunta, hindi. Hindi pupunta. Ang hilig niya, palitaw siya ng palubog. Ngayon, kung papansinin po ninyo, si Kristo, niyaya ang mga disipulo. Kasi pag pinag-aralan natin ang Sea of Galilee, po parang palanggan ang style. Natatrap siya ng mga bundok, napapaikutan siya ng mga mountains. Sa science po, kapag ang hangin na trap, umiikot yung hangin, nag-iikot ng pressure. Okay? Pag yung hangin, malakas na ang pressure dahil umiikot-ikot lang, bigla siya magkikreate ng force, pataas. Yun namang malamig na hangin, masasalubong ng mainit at magkokosyon ng turbulence. Hindi mo mapipredict kung kailan magsasalubong yung mainit at malamig na hangin. Kaya yun ang cause ng bagyo at bigla ang bagyo sa Sea of Galilee. Kahit si St. Peter hindi yan magpipredict kasi hindi mo alam kung kailan magsasalubong yung mainit at malamig na hangin. Pag nagkaroon ng turbulence, biglang bumabagyo. Yun ang naranasan ng mga disipulo. Bigla ang bagyo. Okay? Ganyan ang buhay ng tao. Ngayon malakas pa. Bukas may bulang na sa inyo. Totoo yan. Alam niyo, may inaanak ako sa kasal. Siya po ay napakabait. Sa lahat ng inaanak ko sa kasal, siya ang pinakamabait. Alam niyo, nung nakaraang gabi, nabalitaan ko na namatay na siya. Alam niyo kung bakit? Nag-outreach siya sa Hagudoy, Bulacan, kasi preacher po siya. Nakasakay siya ng Victory. Mayroong truck na nasira.
na walang warning device, siguro aantok-antok yung driver, sinalpok yung nakaparadang truck. Lumipad yung inaanak mo, wasak ang mukha, putol ang paa, labing isa, patay. Samantala nung Linggo, nagdibispitida ako sa bahay, kausap ko pa siya. Sabi niya, Nino, papunta ka naman lang ng bongko. Oo nga eh. Eh, matagal tayo hindi magkikita niya. Sabi ko naman, oo naman, basta huwag lang tayong magulang, magkikita tayo. Tumawa siya. Ngayon, hindi na kami magkikita. Nagulat ako. Sabi ko, kung sino yung mababait, yung talagang unang namamatay. Yung maraming mga boyfriend at girlfriend, hindi namamatay. Alam niyo, nagulat ako pagkako. Isari talaga siya pag naglingkod. Yun po ay teacher, pero iniwan ang pagka-teacher. Siya po ay nag-full-time as a preacher dito mula pa po noong grumaduate siya. Board passer siya, pero iniwan niya ang pagtuturo. Ngayon nagulat ako, biglang namatay. Sabi ko, kausap ko pala, biglang nawala na. Kita niyo, life is really unpredictable. Amen. Kaya yung sinabi dito, na nang naglalakbay sila, unknowingly, biglang dumating ang bagyo. Ano ang naging reaksyon ng mga disciples? Bilis mo. Nag-i-introduction pa ka ko eh. Bilis mo ba ka? Parang 5 minuto pa lang ako nagsasalita. Ngayon, ito ang nangyari. No, ang mga disciples, nakita yung alon, natakot sila. Bakit sila natakot? Bandagin mo ba naman yung alon, mas malaki pa sa pangka nila. Wow. Tingnan niyo yan. Sino hindi matatakot? Kapag nakita mo ang sitwasyon mo na parang mas malaki ano, sa iyong inaasahan, lalo na yung kawalan mo ng problema, no? Ah, kawalan ng problema. Kawalan ng pera. Yung kawalan ng pera, makikita mo, mas maraming mga pangangailangan at babayaran. Nako, yung high blood mo tataas. Di ba? Ay, tapakas na yung lang na nga pala yun. Nakikinig kayo. Bigla kang aatakihin. Bakit ka aatakihin? Kasi ang mga kasama mo, may mga sakit sa puso, may ikaw nagkakasakit din sa puso. Alam niyo, pagkasama niyo mga mali-mali, magkakamali-mali din kayo. Pagkasama niyo yung mga chismosa, dadating ang mga chismosa din kayo. May kasabihan nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Because birds the same feather, flock together. Amen? Amen! Ay, nakakahawa yung mga kaibigan. Totoo yan. Meron na isang preacher, nagsisirpon siya. Ang pronunciation niya sa P, sa F, ang pronunciation niya sa P, F. Oo. Sabi niya, si Fifito, inutusan ang kanyang ama na mag-fagpit. Kaya ginawa ni Fifito, pumunta sa Quiafo. At si Fifito ay nagpag-ufil. Nang si Fifito, matapos magpag-ufil, si Fifito dumaan sa puti, ay nakafantalon. Si Fifito ng kulay puti. Nafutikan ngayon ang fantalon ni Fifito. Pag-uwi niya ng bahay sa akin ng kanyang ama, Fifito, tumama ka, hindi ka marunong mag-ingat. Finalo niya si Fifito. Biglang tumayo yung attender,
Sabi ng attendant, fasto! Pag hindi ka tumigil, magpapatay ka! Biglang nakawa yung attendant, sabi ko, sa hindi. Pag nakasumakawa, tingnan niyo yung ano. Kapag yung katabi mo, kumihika, tapos mamaya natulog, ikaw yung nanahihika din. Ay, kaya pag ang mga barkada yung mga tamad kumatid, tatamadin din kayo. Kapag ang mga barkada nyo, mahilig magtungin, magtutungin din kayo. Kapag ang mga barkada nyo, mahilig maguntay na humahawaan kayo. Pero pag ang mga barkada nyo, die hard kay El Shaddai, isa lang yung nagpanik doon, biglang dumamay yung iba. Kita nyo, ang Panginoon tulong ka tulong. Oh! Kulang ang mga alagad. Sakit na pala ng bagyo, pwede matulog. Di ba? Ikaw kaya, puno na yung mga atulog ka ba? Kulang ang mga disciples. Ba? Eh, ang Panginoon eh. Tinutulungan kami, nagpapanik siya naman, natutulog. Sabi ng mga alagad, teacher, do you not care that we are perishing? Hindi mo ba alam? Parang pinapagalitan ng Panginoon. Unawain niyo yung statement niya. Hindi mo ba alam? Lulubog na tayo? Tulog ka pa ng tulog? Hindi kaya talaga alam ng Panginoon na nagkakapagyo? Sa tingin niyo? Alam. Alam ba? Alam. Iba't hindi siya nagbuluntaryong, huwag kayong magpanik, ako bahala rito. Sinubukan na nun, biglang lumutang ang tawag sa kanila, disciple. Pero nung oras na yun, naduble, naging disciple pool. Bakit? Eh, kailangan nilang manalig sila unang na wala ng panalig. Alam niya, nakakahiya. Ang nagpapalakas sa worker ngayon, attender. So, sabi ng attender, kaya mo yan, sister. Umanit na tayo. So, sabi ng mga worker, mauna ka na, susunod na ako. Bantan na. Eh, yung mga disciple, ganun po eh. Yung mga disciple, nagpanik. Ang Panginoon tulog. Anong sikreto ni Kristo? Ba't siya nakakatulog sa panahon ng bagyo? Si Kristo, nananampalataya. Sama. Hallelujah! Anong sikreto niyo? Kayo, anong sikreto niyo? Sikret na ano ang sikreto ng Panginoon? Bakit siya nakakatulog sa gitna ng bagyo? Kasi siya ang may gawa. Ha? Siya ang may gawa. Dito may sumasagot. Siya ang Diyos? Siya ang may gawa. Siya may-ari? Tatanoy ko kayo. Nang si Kristo ba nasa lupa, lumakad ba siya ng Diyos o tao? Tao. Oh, di ba ako pala sa lupa? Kaya, hindi niyo alam. Dahil alam niya, hindi siya pababayan ng kanya. Ha? Dahil alam po niya, hindi siya pababayan ng kanya. Hindi siya pababayan ng kanya, mama. Walang tumama sa akin. Oh, brother kayo. Alam niya kung ano mangyari. Ha? Ano ba? Kayo na, brother. Kayo na. Tanungin niyo ako, brother ka ba? Brother ka ba? Alam niyo si Kuryo ng Panginoon? Sa tuwing magta-travel siya, may dala siyang unan. Pansinin nyo, yung mga disciple ba, sinabing may dalangunan? No. Ang may dalangunan sa tuwing magta-travel, si Jesus. O, tanongin ko kayo, ba't kailangan nyo ng unan? Kasi gusto niya matulog. Anong tinutulog ng unan sa inyo?
Ha? Relax. Ano pa? Comfort. Ano pa? Peace of mind. Totoo yan. Kasi pag pagod na pagod ka, yung unan mo malambot, ang sarap humilig sa unan mo eh. So ano ang dinudulot ng unan? Comfort. Relaxation. Ang sikreto ng Panginoon, unan. Eh, brother, ano mo prinasyon yung unan yan? Eh, spiritual ito. Ah, ang laki. Bakit? Life in this world is a journey. Sila nagjo-journey din. Kung si Kristo nga, kailangan ng unan. Ikaw din, bilang Kristiyano, kailangan mo ng unan. At ano ang unan? Yan ang mga pangako at promises ni Lord na pag-ingaw ay pagod na pagod na. Kino-comfort ka ng Word of God at sasabihin ng Panginoon sa iyo, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ibig sabihin, pag ang Word of God, alam mo, kahit yung physical mo, pagod, hindi ka pa rin tuluyang bumigive up at bumibigay kasi ang spiritual mo ay laging nagre-rest sa presensya ng ating Panginoon. Kasi alam mo ang kanya ng mga promises. Pansin niyo yung mga tao hindi alam ang Word of God. Pag iniwan ang asawa, nagpapakamatay. Nagdinig-tinig-tinig ng lason. Pero yung mga alam ang salita ng Diyos, sa gitna ng problema, sabi ng Matthew ko, Philippians 4:4, pati yung ano, mapupulpul ko na. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, always. Ibig sabihin, walang oras na hindi kayo nakakalong. Alam ko, nagre-rejoice kayo always. Kaya nagsasabing naliligo lang kayo. Pero itong rejoice na sinasabi ko ay rejoice na lagi kang nakatawa. Ngayon, anong ginawa ni Jesus? Hinintay niyang lumalik ang mga disipulo. Hindi sila bulong-tari. Ano ang ginawa niya? He waited for the disciples to wake him up and ask. Ano? The intervention para yung hangin mawala at tumigil. Yan ang hinihintay ng Panginoon. Hinihintay niya na sa pagpapanik at pagkatakot ko at kalagayan ko, personal na lumapit ka sa Kanya at humingin ng tulong sapagkat ang Diyos ay hindi makakalimutan. He knows every situation. Alam niya ang nangyayari sa iyo, nangyayari sa akin. Alam niya ang lahat because He is the all-knowing God. Tumayo ba mo sa oras na ito? Let us close our eyes. Let us bow down our head. And let us feel the presence of the Lord right now. Alam ko po na ang iba sa inyo ay nagtatanong bakit parang hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Parang ang Diyos ay nananatiling tingi sa ating mga panalangin, sa ating mga prayers. At this moment, gaano man kabigat ang iyong situation, gaano man katindi ang iyong mga troubles, life in this world is a journey and life is unpredictable. Pero pag naniniwala kang ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya ang nagyayag sa iyo sa ministry ito, kapatid, huwag kang matakot. The Lord is able to help you. Taas mo ang iyong mga kamay. At sa pagkakataas ng iyong mga kamay, isipin mo, ang pagdaan mo sa mga bagyo ng buhay ay kapahintulutan ng Panginoon. At hindi dahil kay Jonah na siya ay sumuway kaya siya pinagyo. Pero ang bagyo dumadating sa iyo ngayon ay magsubok
dahil gusto ng Panginoon na lalo kang tumatag sa iyong pananampalataya. At sa oras na ito, katulad ng mga disipulo, lumapit ka sa ating Panginoon sapagkat kailanman hindi natutulo ang Diyos. Bakit kaya